Hello mga ka-nostalgia, throwback at iba pa. So may nagtanong po kasi sa akin, I was being asked dun sa isang vlog ko tungkol sa kapre, nakakita na raw po ba ako? No, I never seen one. Of course. But my dad, my late dad, meron po siyang third eye. Ang mga nakita ng daddy ko, yung tumitingin daw sa akin while I'm resting doon sa kwarto ko. Kasi yung likod ng bahay namin, may bintana. Tapos nandun din bintana ng kwarto ko, no? Doon daw nakadungaw yung spirit na nakaputi, na matandang lalaki. Sabi nila, lolo ko daw yon. Pero syempre, as a Christian, iba ang paniwala ko dyan. Those are familiar spirits. Ito po yung mga demonyo. Totoo po may mga demonyo actually. At nag-aaniyo sila nung mga mahal natin sa buhay na mga yumauna. Ginagaya po nila ito. At kanila po itong gagayahin. Parang replica, ganon. Eksaktong-eksakto. Empuntong-empunto. In order for us na ma-deceive na sila ngayon. Well, but actually, hindi po sila yon. Okay? Yung tungkol po naman sa kapre, it was 1978. Pare-pareho po tayong wala pa sa mundong ito. But yung kwento po kasi, ito po ay kwento ng aking late. Bali, uncle ko po, asawa po ng auntie ko sa father side, no? Na during that time, nasa teenage years pa rin yata niya, kung hindi ako nagkakamali. O siguro early 20s, something like that. He's a big fan of Saturday Night Fever movie. Bumili siya ng plaka ng The Bee Gees. At para mapatugtog niya ito, meron kasi silang radio pono. Tama ba ako? Radio pono, stereo, console. Doon sa taas ng kwarto. Na doon sa kwarto niyo, nakalagay doon yung console. Mahina lang naman ang patugtog niya dahil tanghaling tapat nga po. No? Para hindi makabulabog at makabulahaw. At nung kanya raw po itong pinapatutong na stay in alive, siguro mga ganyan, how deep is your love, Bee Gees, no? Bee Gees. Ay, tanghaling tapat, alas tres, dun sa may, kasi may atis dun tsaka may puno, dun sa likuran. Dun daw po nakita niya yung kapre tanghaling tapat. Ako, I believe him because hindi po sinungaling yung tito kong yon. Pero nung nakita nung kapre na gitla siya, nawala yung kapre. Until naging Christian ako, na pagtanto ko, oh no, that's not as it is. As it was na nakita niya, no? Kasi talagang nag-anyo na talagang ganun na para. Kasi ang mga tao, especially mga Pilipino, may pinaniniwala ang kapre. So yung evil spirit na yun, nag-anyong kapre. Ayun po ang paniwala ko ron. Pero according po sa uncle ko na yan, malaki po yung kapre. Malaki yung kapre po na nakita niya, nagsisigarilyo, may mga balahibo. Kaya nag-research ako kung ano yan. Well, marami pong nakakakita niyan. Marami pong nakakakita niyan. In fact, yung isa pong classmate po namin dati, tumayo ang mga buhok niya na makakita raw siya. Pero yun, di ko masyadong pinansin. Pero itong sa tito ko, true. Pinakita niya yung site sa akin, yung place. Sapagkat pumupunta po ako sa bahay na yon. Pero bilang Kristiyano, siyempre, I declare in the name of Jesus, be gone, kung evil spirit ka. Totoo pong may ano, may kapre. I believe in that. Nakakita ako, no, I never seen one. Okay? So kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Nostalgia, Throwback at iba pa, I encourage you all to subscribe. Dito iba-iba po ang ating trip. No? Meron tayong kapre, may aswang, kung ano-ano mo pwedeng pag-usapan. Siyempre, mga throwback na mga kwento from the past. Ano? Tapos, siyempre, meron tayong mga goodies and old stuffs from the past that we can enjoy watching even though in the form of a short film or a short, you know, message na pwede nating ibigay sa bawat isa po sa atin para pampasaya lang po natin. Okay? Hope ganado po tayo nitong hapon na ito. And thank you sa mga bagong subscribers. Asahan po ninyo. Dito po, mag-enjoy po tayong lahat. Okay? Thank you and as always and forever, mahal na mahal tayo ni Lord Jesus. He truly loves us all.